Mga kaibigan, magandang araw sa inyo. Ngayon, tatalakayin natin ang isang nakakaengganyo at malalim na tanong. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ba ay umiiral lahat sa ngayon? Ang katanungang ito ay matagal na nag-iisipan ng mga siyentipiko, pilosopo, at mga palaisip sa loob ng maraming siglo. Sa videong ito, sisikapin nating ipaliwanag ang malalim na paksang ito gamit ang mga simpleng konsepto na kayang intindihin ng lahat. Susuriin natin ang mga ideya mula sa physics at philosophy at titiyakin nating may papaliwanag ng detalyado ang bawat punto. Simulan na natin ang ating paglalakbay. Unang-una, isipin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ang nakaraan ay ang lahat ng nangyari na. Ang kasalukuyan ay ang nangyayari ngayon sa mismong sandaling ito. Ang hinaharap naman ay ang lahat ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Kadalasan, iniisip natin na magkakaiba at magkakahiwalay ang mga ito, at ang kasalukuyan ay isang panandaliang sandali na patuloy na sumusulong patungo sa hinaharap. Ngunit may mga teorya na nagsasabi na ang lahat ng mga sandaling ito ay maaring sabay-sabay na umiiral. Medyo nakakalito ang ideyang ito, kaya't unti-unti natin itong pag-aaralan. Una, pag-isipan natin kung paano natin nararanasan ang oras. Para sa atin, ang oras ay parang isang ilog na patuloy na umaagos mula sa nakaraan, dumadaan sa kasalukuyan, at patungo sa hinaharap. Lahat tayo ay nakakaranas ng pag-agos na ito. Ngunit ito nga ba talaga kung paano gumagana ang oras? May mga siyentipiko at pilosopo na nagsasabi na maaring hindi talaga umaagos ang oras. Sa halip, ang lahat ng mga sandali sa oras ay maaring sabay-sabay na umiiral sa isang block universe. Ang teorya ng block universe ay parang pag-iisip sa oras bilang isang tinapay. Isipin natin na ang tinapay ay ang buong universo at ang bawat hiwa ay kumakatawan sa iba't ibang sandali sa oras. Ang bawat hiwa ay umiiral ng sabay-sabay sa loob ng tinapay. Ngunit isa lang ang nakikita natin sa bawat pagkakataon. Ibig sabihin, ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay naroon lahat sa tinapay. Ngunit ang ating kamalayan ay dumadaan lamang sa bawat hiwa ng paisa-isa, kaya't parang nararamdaman natin na umaagos ang oras. Para mas maintindihan natin ang ideyang ito, alamin natin ang ilang konsepto mula sa physics. Ang teorya ng relativity ni Albert Einstein ay mahalaga dito. Sinasabi ng relativity na ang oras at espasyo ay magkaugnay sa isang four-dimensional na tela na tinatawag na space-time. Sa telang ito, ang oras ay hindi absolute. Maari itong magunat at lumiit depende sa bilis ng iyong paggalaw o sa lakas ng gravity. Nagre-resulta ito sa ilang nakakagulat na bagay. Ang isang sikat na halimbawa ay ang twin paradox. Isipin natin ang kambal. Ang isa ay nanatili sa Earth habang ang isa ay naglakbay sa kalawakan na halos kasing bilis ng liwanag. Pagbalik ng kambal na naglakbay, mas bata pa rin siya kumpara sa kambal na nanatili sa Earth. Ipinapakita nito na ang oras ay maaring maranasan ng iba depende sa iyong paggalaw. Ang pagkaiba-iba na ito sa paglipas ng oras ay nagmumungkahi na ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay maaring hindi magkakahiwalay gaya ng iniisip natin. Minsan nang sinabi ni Einstein na ang pagkakaiba sa pagitan ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay isa lamang matigas na ilusyon. Ayon sa relativity, kung ano ang itinuturing ng isang tao bilang kasalukuyan, maaring ituring naman ng ibang taong gumagalaw sa ibang bilis bilang nakaraan o hinaharap. Ang paghalo-halo na ito ng mga time zone ay nagpapahiwatig ng lahat ng mga sandali ay maaring sabay-sabay na umiiral sa tela ng space-time. Ngayon, tingnan naman natin ang isa pang nakakaengganyong konsepto na tinatawag na quantum mechanics. Ang quantum mechanics ay tumatalakay sa napakaliit na bagay tulad ng mga atom at particles. Ipinapakita nito sa atin na sa napakaliit na sukat na ito, ang mga bagay hindi kumikilos tulad ng nakikita natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang isang kakaibang ideya sa quantum mechanics ay ang superposition. Nangangahulugan ito na ang mga particle ay maaring nasa maraming estado ng sabay-sabay hanggang sa maobserbahan natin ang mga ito. Kapag tiningnan lang natin, sakalang sila pumipili ng isang estado. Ang kakaibang pag-ugaling ito ay nagtutulak sa ilang siyentipiko na isipin na ang hinaharap ay maaring hindi pa nakatakda. Sa halip, ang lahat ng posibleng hinaharap ay umiiral hanggang sa maobserbahan natin ang mga ito. Ang ideyang ito ay nauugnay sa sikat na thought experiment na tinatawag na Schrödinger's cat. Isipin natin ang isang pusa sa isang kahon na may mekanismo na maaring maglabas ng lason batay sa isang random na quantum event. Hanggat hindi natin binubuksan ang kahon at tinitingnan,
ang pusa ay parehong buhay at patay ng sabay. Ipinapakita nito kung paano maaring magkasabay na umiral ang maraming posibilidad hanggang sa maobserbahan. Kapag pinagsama ang quantum mechanics at relativity, mas nakakamangha ang mga posibilidad. May ilang physicist na nagsasabi na ang buong universo ay parang isang higanteng quantum state kung saan ang lahat ng posibleng kasaysayan at hinaharap ay magkakasamang umiiral. Ito ang tinatawag na many worlds interpretation. Ayon sa pananaw na ito, tuwing may nangyayaring quantum event, ang universo ay nahati sa maraming bersyon na ang bawat isa ay kumakatawan sa ibang resulta. Sa isang bersyon, maaring lumiko ka pakaliwa at sa isa pa, lumiko ka papanan. Ang lahat ng mga bersyon na ito ay umiiral ng sabay-sabay na lumilikha ng isang multiverse ng mga posibilidad. Ngayon, lumipat naman tayo sa panig ng pilosopya. Matagal nang pinag-iisipan ng mga pilosopo ang kalikasan ng oras. Ang isang ideya ay tinatawag na eternalism, na akma sa teorya ng Block Universe. Ipinapalagay ng eternalism na ang lahat ng punto sa oras ay pantay na totoo, tulad ng lahat ng lugar sa kalawakan ay totoo. Kung paanong ang Paris at New York ay umiiral ng sabay, gayon din ang mga sandali mula sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Nararanasan lang natin ang mga ito ng magkakasunod. Ang isa pang ideya sa pilosopya ay ang presentism, na nagsasabing ang kasalukuyan lang ang totoo. Ayon sa presentism, wala na ang nakaraan at hindi pa nangyayari ang hinaharap. Ang pananaw na ito ay tumutugma sa ating pang-araw-araw na karanasan, ngunit sumasalungat sa mga natuklasan ng modernong physics. Ang pag-unawa sa mga magkakaibang pananaw na ito ay nakatulong sa atin na pahalagahan ang pagiging komplikado at misteryo ng oras. Para mas maintindihan natin ang mga konseptong ito, isipin natin kung paano natin nararanasan ang oras sa ating pang-araw-araw na buhay. Naalala natin ang nakaraan sa pamamagitan ng mga alaala, nararanasan natin ang kasalukuyan sa pamamagitan ng ating mga pandama, at inaasahan natin ang hinaharap sa pamamagitan ng ating imahinasyon. Ngunit ang mga karanasang ito ay maaring limitado ng ating pangunawa. Tulad ng isang taong nanood ng pelikula na nakakakita lamang ng isang frame sa bawat pagkakataon, maaring nakikita lamang natin ang isang sandali ng isang mas malaking larawan. Para mas malinaw, isipin natin ang isang libro. Kapag nagbabasa ka ng isang kuwento, ang bawat pahina ay kumakatawan sa iba't ibang sandali. Nararanasan mo ang kuwento ng paisa-isang pahina, ngunit ang lahat ng pahina ay magkakasamang umiiral sa libro. Kung bubuklatin mo ang anumang pahina, ang sandaling iyon ay naroon, naghihintay na basahin. Ang pagkakatulad na ito ay nakakatulong sa atin na maunawaan kung paano maaring magkakasamang umiral ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap sa mas malawak na kahulugan. Madalas ding ginalugad ng science fiction ang mga ideyang ito. Maraming kuwento ang nag-iisip ng paglalakbay sa oras, mga parallel universe, at mga alternatibong realidad. Ang mga kuwentong ito ay nakakabihag sa ating imahinasyon dahil hinahamon nila ang ating pag-unawa sa oras. Tinatanong nila tayo kung ano kaya kung makakapaglakbay tayo sa oras ng kasingdali ng paglalakbay natin sa kalawakan. Bagamat katang-isip lamang ang mga kuwentong ito, nagbibigay inspirasyon ang mga ito sa totoong pag-aaral ng agham at debat sa pilosopya. Ang isa pang paraan upang tuklasin ang konsepto ng oras ay sa pamamagitan ng lente ng memorya at pag-asam. Ang memorya ay nagpapahintulot sa atin na ma-access ang nakaraan, muling balikan ang mga sandali at matuto mula sa mga karanasan. Ang pag-asam ay nagpapahintulot sa atin na isipin ang hinaharap, magtakda ng mga layunin at gumawa ng mga plano. Ang parehong proseso ay mahalaga sa pag-navigate sa kasalukuyan dahil tinutulungan nila tayong gumawa ng matalinong mga desisyon batay sa ating mga natutunan at sa ating inaasam na makamit. Ang ugnayan na ito sa pagitan ng memorya, pag-asam, at kasalukuyang sandali ay nagha-highlight sa pabago-bagong katangian ng oras sa ating buhay. Ngayon, talakayin natin ang ideya ng paglalakbay sa oras, isang popular na tema sa science fiction. Ang mga kuwento tungkol sa paglalakbay sa oras ay nakakabihag sa atin dahil ginalugad nila ang mga posibilidad ng paggalaw sa oras ng iba kaysa sa ginagawa natin ngayon. Nagtatanong sila tulad ng, paano kung maari nating bisitahin ang nakaraan? O maari ba nating baguhin ang hinaharap? Ang mga kuwentong ito ay kadalasang nagsasangkot ng mga paradoxes, tulad ng sikat na Grandfather Paradox, kung saan ang isang manlalakbay sa oras ay maaring pumigil sa kanilang sariling pag-iral sa pamamagitan ng pagbabago sa nakaraan.
Bagamat ang paglalakbay sa oras ay nananatiling isang theoretical na konsepto, hinihikayat tayo nito na mag-isip ng malikha tungkol sa oras at sa potensyal nito. Ang konsepto ng paglalakbay sa oras ay humahantong din sa atin sa ideya ng causality, na siyang ugnayan sa pagitan ng sanhi at epekto. Sa ating pang-araw-araw na karanasan, ang mga sanhi ay nauna sa mga epekto, ibinabato mo ang bola epekto. Gayunpaman, kung makakapaglakbay tayo sa oras, ang direktang ugnayan na ito ay maaring maging mas komplikado. Halimbawa, paano kung ang isang epekto ay maaring mangyari bago ang sanhi nito? Ang mga thought experiment na ito ay hinahamon ang ating pag-unawa sa oras at hinihikayat tayong tuklasin ang mas malalalim na prinsipyo na namamahala sa universo. Ngayon, tuklasin natin ang konsepto ng time dilation ng mas detalyado. Ang time dilation ay isang phenomenon na hinulaang ng teorya ng relativity ni Einstein. Nangyayari ito kapag ang isang bagay ay gumagalaw sa napakabilis na bilis o nasa isang malakas na gravitational field na nagiging sanhi ng paglipas ng oras ng iba kumpara sa isang observer na hindi gumagalaw. Ang epektong ito ay nakumpirma ng mga eksperimento tulad ng pag-obserba sa mga decay rates ng mga particle na gumagalaw sa napakabilis na bilis. Ang time dilation ay may mga practical na implikasyon para sa mga teknolohiya tulad ng GPS na dapat isaalang-alang ang iba't ibang rate ng oras na nararanasan ng mga satellite sa orbit at mga receiver sa Earth. Ang konsepto ng time dilation ay humahantong sa atin sa ideya ng mga black hole na mga rehiyon sa kalawakan na may napakalakas na gravitational field. Malapit sa isang black hole, ang oras ay bumabagal ng malaki kumpara sa mga lugar na may mas mahinang gravity. Kung lalapit ka sa isang black hole, mararanasan mo ang paglipas ng oras ng mas mabagal kaysa sa isang taong malayo. Ang matinding time dilation na ito ay lumilikha ng mga nakakatuwang senaryo tulad ng posibilidad na makita ang malayong hinaharap ng universo na nag-uumpisa habang maikling panahon lamang ang lumilipas para sa iyo. Ang ideya ng mga black hole at time dilation ay humahantong sa atin sa konsepto ng event horizon. Ang event horizon ay ang hangganan sa paligid ng isang black hole kung saan walang makakatakas, kahit na ang liwanag. Habang papalapit ka sa event horizon, ang time dilation ay nagiging mas malinaw. Para sa isang observer sa labas, magmumukhang bumabagal ang oras para sa isang bagay na papalapit sa event horizon, na tila nagyayelo sa gilid. Ang phenomenon na ito ay nagtataas ng mga nakaka-intrigang tanong tungkol sa kalikasan ng oras at espasyo sa ilalim ng matinding mga kondisyon. Isipin din natin ang konsepto ng oras kaugnay ng bilis ng liwanag. Ayon sa teorya ng relativity ni Einstein, ang bilis ng liwanag ang pinakamataas na bilis sa universo. Habang papalapit ang mga bagay sa bilis ng liwanag, ang oras para sa kanila ay bumabagal kumpara sa mga observer na hindi gumagalaw. Ang epektong ito ay naobserbahan na sa mga particle accelerator, kung saan ang mga particle na gumagalaw sa halos bilis ng liwanag ay nakakaranas ng oras ng iba kaysa sa mga particle na hindi gumagalaw. Ang ugnayan na ito sa pagitan ng oras at bilis ng liwanag ay mahalaga sa ating pag-unawa sa universo. Ngayon, tuklasin natin ang konsepto ng entropy na isang sukatan ng disorder sa isang sistema. Ang ikalawang batas ng thermodynamics ay nagsasaad na ang entropy ay may posibilidad na tumaas sa paglipas ng panahon na humahantong sa arrow of time, ang direksyon kung saan dumadaloy ang oras. Ang pagtaas na ito sa entropy ang dahilan kung bakit nakikita natin ang mga proseso tulad ng pagkatunaw ng yelo, pagguho ng mga gusali, at pagkasunog ng mga bituin. Ang pag-unawa sa entropy ay nakakatulong sa atin na maunawaan kung bakit tila gumagalaw ang oras sa isang direksyon, at kung bakit hindi natin maibabalik ang mga proseso upang bumalik sa dating estado. Ang konsepto ng entropy ay konektado rin sa ideya ng heat death ng universo. Ang heat death ay isang theoretical na senaryo kung saan ang universo ay umabot sa isang estado ng maximum entropy, kung saan ang lahat ng enerhiya ay pantay na ipinamahagi at walang trabahong maaaring gawin. Sa estadong ito, ang universo ay nasa thermodynamic equilibrium, at ang oras na alam natin ay hindi na magkakaroon ng kahulugan. Ang senaryo na ito ay nagtataas ng malalalim na tanong tungkol sa huling kapalaran ng universo at ang kalikasan ng oras mismo. Habang ipinagpapatuloy natin ang ating paggalugad sa oras, isaalang-alang natin ang papel ng kamalayan. Ang ating kamalayan sa oras ay malalim na konektado sa ating kamalayan. Nararanasan natin ang daloy ng oras sa pamamagitan ng ating mga iniisip, emosyon,
at pandama. Ang ilang siyentipiko at pilosopo ay nangangatuwiran na ang oras ay maaring hindi umiral ng hiwalay sa kamalayan. Sa madaling salita, ang ating pangunawa sa oras ay maaring isang konstruksyon ng ating isipan na hinuhubog ng kung paano natin pinoproseso ang impormasyon at nararanasan ang mundo. Ang mga kasanayan sa pagmumuni-muni at plain conscience ay nag-alok ng mga pananaw sa kung paano natin nararanasan ang oras. Ang mga kasanayan na ito ay hinihikayat tayong tumuon sa kasalukuyang sandali na kadalasang humahantong sa isang pakiramdam ng kawalang hangganan ng oras. Sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa isipan at pagbibigay pansin sa kasalukuyan, iniulat ng mga practitioner na mas nakakaramdam sila ng koneksyon sa daloy ng oras at hindi gaanong nababahala sa nakaraan o hinaharap. Ang mga karanasang ito ay nagmumungkahi na ang ating pangunawa sa oras ay maaring maging flexible at maimpluensyahan ng ating estado ng pag-iisip. Ang mga panaginip ay nagbibigay ng isa pang nakakatuwang bintana sa ating pangunawa sa oras. Sa mga panaginip, ang oras ay maaring kumilos ng ibang iba kaysa sa ginagawa nito sa realidad. Ang mga pangyayari sa panaginip ay maaring tila tumagal ng maraming oras, kahit na ilang minuto lamang ang lumipas sa katotohanan. Ang pagbaluktot na ito ng oras sa mga panaginip ay nagha-highlight sa subjective na katangian ng ating karanasan sa oras at nagmumungkahi na ang ating utak ay maaring lumikha ng iba't ibang timeline batay sa ating mental na estado. Isaalang-alang din natin ang papel ng memorya sa paghubog ng ating pangunawa sa oras. Ang ating mga alaala ay nagpapahintulot sa atin na maalala ang mga nakaraang karanasan at lumikha ng isang pakiramdam ng continuity sa ating buhay. Gayunpaman, ang mga alaala ay hindi perpektong tala ng nakaraan. Maari silang maimpluensyahan ng mga emosyon, bias, at bagong impormasyon. Ang malleability na ito ng memorya ay nangangahulugan na ang ating pag-unawa sa nakaraan ay patuloy na binabago, na nakaka-impluensya sa kung paano natin nakikita ang kasalukuyan at inaasahan ang hinaharap. Ngayon, suriin natin ang konsepto ng oras sa iba't ibang disiplina sa agam. Sa biology, ang oras ay gumaganap ng mahalagang papel sa mga proseso tulad ng ebolusyon, pag-unlad at pagtanda. Ang mga biological clock, tulad ng circadian rhythm, ay nagre-regulate sa timing ng iba't ibang proseso ng physiological, na tinitiyak na nangyayari ang mga ito sa tamang oras. Ang pag-unawa sa mga biological rhythm na ito ay makakatulong sa atin na mapahusay ang ating kalusugan at kagalingan sa pamamagitan ng pag-align ng ating mga aktibidad sa ating natural na cycle. Sa geology, ang oras ay sinusukat sa malalawak na sukat na sumasaklaw sa milyon-milyon at bilyon-bilyong taon. Ang geological timescale ay hinahati ang kasaysayan ng Earth sa mga aeon, era, period at epoch na nagbibigay ng balangkas para sa pag-unawa sa pagkabuo ng planeta, ebolusyon at pagunlad ng buhay. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga patong ng bato, fossil at iba pang geological evidence, maaring muling buuin ng mga siyentipiko ang kasaysayan ng Earth at makakuha ng mga pananaw sa mga proseso na humubog sa ating planeta. Sa cosmology, ang oras ay magkakaugnay sa kasaysayan ng universo. Inilalarawan ng Big Bang Theory ang pinagmula ng universo bilang isang isahan na pangyayari na naganap humigit kumulang 13.8 bilyong taon na ang nakalipas. Simula noon, ang universo ay lumalawak at umuunlad na may mga galaxy, bituin, at planeta na nabuo sa loob ng bilyon-bilyong taon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng cosmic microwave background radiation at ang distribusyon ng mga galaxy, maaring pagsama-samahin ng mga cosmologist ang timeline ng universo at tuklasin ang huling kapalaran nito. Sa larangan ng teknolohiya, ang timekeeping ay umunlad ng malaki sa paglipas ng mga siglo. Ang mga unang pamamaraan ng pagsukat ng oras ay kinabibilangan ng mga sundial, water clock, at hourglass. Ang pag-imbento ng mga mechanical clock noong Middle Ages ay nagpabago sa timekeeping na nagpapahintulot para sa mas tumpak na pagsukat. Sa kasalukuyan, ang mga atomic clock na sumusukat ng oras batay sa vibrations ng mga atom ay nagbibigay ng hindi kapanipaniwalang tumpak na timekeeping na mahalaga para sa mga teknolohiya tulad ng GPS at global communication. Ang larangan ng psikolohiya ay nag-aalok ng karagdagang mga pananaw sa ating pangunawa sa oras. Pinag-aaralan ng mga mananaliksik kung paano natin tinatantya at nararanasan ang paglipas ng oras, kung paano naiimpluensyahan ng ating atensyon at emosyon ang ating pakiramdam sa oras, at kung paano nag-iiba ang pangunawa sa oras sa iba't ibang pangkat ng edad at kultura. Ang pag-unawa sa mga prosesong psikolohikal na ito
ay makakatulong sa atin na bumuo ng mga estratehiya upang mas mapamahalaan ang oras ng mas epektibo at mapahusay ang ating kagalingan. Habang lumalalim ang ating pag-aaral sa kalikasan ng oras, isaalang-alang natin ang mga implikasyon sa pilosopya ng mga pananaw na ito sa agam at kultura. Ang tanong kung ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay umiiral ng sabay-sabay ay hinahamon ang ating pag-unawa sa pag-iral at realidad. Kung ang lahat ng sandali sa oras ay magkakasamang umiiral, ano ang ibig sabihin nito para sa mga konsepto tulad ng malayang kalooban, causality at pagkakakilanlan? Kung ang hinaharap ay nakatakda na, nangangahulugan ba ito na ang ating mga pagpipilian ay paunang natukoy na? Ang mga pilosopo ay nagdebat sa isyung ito sa loob ng maraming siglo, na ginalugad ang iba't ibang pananaw sa determinismo at malayang kalooban. Ang ilan ay nangangatuwiran na kahit na sa isang block universe, may kakayahan pa rin tayong gumawa ng mga makabuluhang pagpipilian, habang ang iba ay nagmumungkahi na ang ating pakiramdam ng agency ay maaring isang ilusyon. Ang causality, ang ugnayan sa pagitan ng sanhi at epekto, ay isa pang konsepto na naapektuhan ng ideya ng sabay-sabay na pag-iral. Sa isang block universe, ang mga sanhi at epekto ay maaring makita bilang bahagi ng isang solong magkakaugnay na tapestry sa halip na magkahiwalay na mga kaganapan. Ang pananaw na ito ay hinahamon ng ating tradisyonal na pag-unawa sa kung paano nagaganap ang mga kaganapan at inaanyayahan tayong tuklasin ang mga bagong paraan ng pag-iisip tungkol sa pagkakaugnay-ugnay ng universo. Ang pagkakakilanlan ay naiimpluensyahan din ng ating pag-unawa sa oras. Kung ang lahat ng sandali ay umiiral ng sabay-sabay, kung gayon ang ating nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ng mga sarili, ay pawang bahagi ng isang tuloy-tuloy na pag-iral. Ang pananaw na ito ay maaring magpalalim sa ating pakiramdam ng sarili at ang ating koneksyon sa ating mga karanasan sa buhay. Hinihikayat din tayo nito na pag-isipan kung paano hinuhubog ng ating mga aksyon at desisyon ang mas malawak na tapestry ng ating buhay. Bukod dito, ang pag-unawa sa oras ay maaari ring makaapekto sa ating emosyonal na kagalingan. Ang mga tao ay madalas na nag-aalala tungkol sa hinaharap o nananatili sa nakaraan. Ang pag-alam na ang oras ay maaring mas fluid kaysa sa iniisip natin ay makakatulong sa atin na mamuhay ng mas ganap sa kasalukuyan. Ipinaalala nito sa atin na ang bawat sandali ay mahalaga at ang ating mga karanasan ay bahagi ng isang engranding cosmic dance. Ang edukasyon ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapalaganap ng mga ideyang ito. Ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa oras at universo sa simpleng paraan ay nakakatulong sa kanila na magkaroon ng pakiramdam ng pagkamangha at pagkamausisa. Kapag natutunan ng mga bata na ang oras ay hindi lamang isang tumitiktak na orasan, kundi isang komplikado at magandang konsepto, pinasisigla nito ang kanilang imahinasyon at interes sa agam. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga paksang ito na madaling maunawaan, maaari nating bigyang inspirasyon ang susunod na henerasyon ng mga palaisip at explorer. Kung ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay umiiral ng sabay-sabay, pinabago nito kung paano natin tinitingnan ang buhay at ang ating lugar sa universo. Iminumungkahi nito na ang ating mga aksyon ay bahagi ng isang mas malaking tapestry na magkakaugnay sa lahat ng iba pa. Ang pananaw na ito ay maaring gawin tayong mas maingat sa ating mga desisyon, batid na ang bawat sandali ay bahagi ng isang laging naroroong realidad. Ang tanong kung ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay umiiral lahat sa ngayon ay isang malalim na tanong. Hinahamon nito ang ating pag-unawa sa oras at realidad. Sa pamamagitan ng paggalugad ng mga teorya mula sa physics, mga ideya mula sa pilosopya at mga pagkakatulad mula sa pang-araw-araw na buhay, maaari nating simulan na maunawaan ang komplikadong konseptong ito. Pagamat maaring wala tayo sa lahat ng sagot, ang paglalakbay ng pagtuklas ay isang kapaki-pakinabang na pakipagsapalaran. Kaya, anuman ang iyong edad, tandaan na ang oras ay isang kamangha-mangha at multifaceted na konsepto. Ang bawat sandali, nakaraan, at kasalukuyan at hinaharap ay bahagi ng engranding kuwento. Patuloy na galugarin, patuloy na magtanong, at patuloy na maghanap ng kaalaman. Sama-sama, patuloy nating tutuklasin ang mga kababalaghan ng universo. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong matuto ng higit pa tungkol sa oras, espasyo, at lahat ng nasa pagitan, siguraduhin i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Sumama sa amin sa paglalakbay na ito ng pagtuklas, isang sandali sa bawat pagkakataon. Disclaimer: bilang isang Amazon at iba pang affiliate,
kumikita ako mula sa mga kwalipikadong pagbili ng walang karagdagang gastos sa iyo. Nais mo bang gumawa ng mga video na tulad nito? Gawing nakamamanghang video ang teksto sa ilang segundo. Kumuha ng libreng pagsubok at i-unlock ang iyong malihaing potensyal. Makakagawa ka ng mas magagandang video kaysa sa akin. Hindi kinakailangan ng editor. Tingnan ang link sa paglalarawan ng video sa ibaba. Salamat sa pakikisama sa amin sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng oras. Paki-like, comment at i-share ang video at mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang video.